Congratulations, Ina. Masaya ang dalaga na tinatanggap ang pagbati ng kanyang mga bisita. Ngunit mas masaya siya dahil bumenta ang halos lahat ng obra niya. Isinali kasi ang mga gawa niyang obra sa isang kilalang art exhibit. Magalang na inexcuse ni Ina ang sarili nang marinig ang pagtunog ng hawak niyang cellphone. Indikasyon na may tumatawag. Hello, Ma! Sagot niya mula sa kabilang linya. Pauwi ka na ba, anak? Wika naman ng kanyang ina. Narinig pa ni Ina ang pagmamando nito sa kanyang ama at kapatid. Napangiti ang dalaga. Sigurado siyang naghahanda na naman ang mga ito upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Yes, Ma, kalalabas ko lang din. Sagot niya rito. May mangilan-ngilan pang bumabati sa dalaga na tinatanguan niya na lamang. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa pinaradang sasakyan at binuksan iyon. Nang tuluyang makapasok sa sariling sasakyan, agad niya itong pinasibad palabas ng parking space na kinaruroonan ng art museum. Masayang umaawit ang dalaga habang minamaneho ang sasakyan. Excited na siyang umuwi at mag-celebrate kasama ang pamilya. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ina nang malingunan niya ang isang motorsiklo na lumilipad papunta sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Huli na ang lahat upang iwasan niya ang paparating na pagbagsak ng motorsiklo sa direksyon niya. Naramdaman na lamang ni Ina ang malakas na pagtilapo ng kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada dahil sa malakas na puwersa mula sa pagkakabagsak ng motorsiklo rito. Ang mga sigawan ng mga taong nakasaksi sa aksidente ang huling naririnig ni Ina bago pa man siya tuluyang mawala ng malay. Kay bilis ng mga pangyayari, parang kailan lang ay masaya si Ina sa nakamit niyang tagumpay. Ngunit ngayon, nasa loob na siya ng ospital, may nakatakip na kulay puting tela na pumapalibot sa kanyang mga mata. Mama? Papa? Nakaramdam ng takot si Ina. Gusto niyang buksan ang mga mata ngunit hindi niya magawa dahil nahaharangan ito. Nandito kami, anak! Rinig niyang boses ng kanyang ina. Lumapit ang mga ito sa dalaga at inalalayan siyang umupo. Mama, bakit may takip po itong mga mata ko? Hindi naman siguro naapektuhan ang mga mata ko, di ba po? Umaasang tanong ni Ina sa mga magulang. May conclusion siyang naisip, ngunit agad ding iwinaglit. Dumaan ang ilang segundo, wala siyang narinig mula sa mga ito. Kinumpirma ng pananahimik ng mga ito ang kanyang hinala. Mabilis na tinanggal ni Ina ang telang nakapalibot sa mga mata. Ayaw niyang maniwala. Ayaw niyang tanggalin na hindi na siya makakakita pa. Sinubukan siyang pigilan ng mga magulang ngunit hindi siya nagpapapigil. Hinawakan siya ng ama. Ina, huwag mong tanggalin yan, anak. Nag-aalalang pagpigil nito sa kanya. Subalit iwinaksi niyang mga kamay nito. Nang tuluyan na niya itong matanggal ay agad na binuksan niya ang mga mata. Ngunit dilim lamang ang bumungad sa kanya. Napaluha siya. Hindi, panaginip lang to. Kumbinsi niya sa sarili. Sinubukan niya ulit. Paulit-ulit niyang ipinikit at iminulat ang mga mata ngunit walang nagbago. Kadiliman lamang ang nakikita niya. Narinig niya ang impit na pag-iyak ng kanyang ina, dahilan upang tuluyan siyang tumangis. Agad siyang niyakap ng mga magulang. At sa mga bisig ng mga ito, hinayaan ng dalaga na iiyak ang pighating nararamdaman niya. Lumipas ang ilang linggo ay tuluyan ang nakalabas si Ina sa ospital. Marami na rin ang nakabalita sa nangyaring pagkaaksidente ng dalaga. Marami ang dumalaw kay Ina noong mga nagdaang araw. Ngunit wala siyang hinarap ni isa sa mga ito. Nandito na tayo, anunsyo ng kanyang ama na si Junicio. Balak na sanang bumaba ni Ina, ngunit agad na pinigilan siya ng kanyang ina na nasa tabi niya lang. Malungkot na napangiti ang dalaga sa kanyang sarili. Nakalimutan niyang hindi na pala siya nakakakita. Inalalayan siya ng kanyang ina na bumaba sa sasakyan hanggang sa pagpasok ng kanilang bahay.
Nasa gate pa lamang siya ay agad na sumalubong sa kanya ang boses ng nakababatang kapatid. Ate! Naramdaman ni Ina ang maliliit na brasong nakayakap sa mga hita niya. 6 na taong gulang pa lamang ang kapatid niya, habang siya naman ay 23 na. Malayo ang agwat ng edad nilang magkakapatid. Huwag malikot ka, El, baka masaktan mo si ate. Suway ng kanyang ina sa nakababatang kapatid. Agad itong tumalima at tumulong sa nanay nila na alalayan siyang makapasok ng bahay. Matalinong bata ang kapatid ni Ina, kaya nakakasigurado siya na naipaliwanag na ng kanilang mga magulang ang kanyang sitwasyon sa nakababatang kapatid. Lumipas pang ilang araw ay nasa loob lamang ng kwarto si Ina. Hindi siya kailanman lumalabas dito. Hinahatiran lamang siya ng kanyang ina ng pagkain at kung minsan, inaalalayan siya nitong paliguan. Tumutulong din ang kapatid niya kapag meron siyang gustong kunin o abutin. Ang malakas na pagkabasag ng baso ang maririnig sa buong kwarto ni Ina. Mabilis na tumakbo si Connie, ang nanay nito. Pumasok na sa kwarto ng dalaga. Anong nangyari? Nasaktan ka ba, anak? Nag-aalalang tanong ni Connie. Ayos lang po ako, ma, ang tanging na isagot ni Ina. Sa susunod, tawagin mo ako kung may hindi ka maabot, anak, paalala nito sa kanya. Sinusubukan ko lang po, ayaw ko po kasing makadagdag pa sa mga alalahanin ninyo. Gusto kasing sanayin ni Ina na kumilos nang hindi na nangangailangan ng pag-alalay sa iba. Alam kasi niyang simula ng pagka-uwi nila galing sa ospital ay hindi na pumasok ang nanay niya sa flower shop nito dahil abala ito sa pag-aasikaso sa kanya. Ang tatay niya lamang ang pansamantalang nagmamanage sa kanilang negosyo. Hindi ka naman nakakaabala sa akin, anak. Tungkulin ko bilang nanay mo na alagaan ka, kaya huwag mo sanang isipin na nakakaabala ka sa amin. Saad pa ni Connie. Naiinis si Ina sa kanyang sarili. Sa tingin niya kasi ay wala siyang silbi. Pero pinilit niyang ipakita sa harap ng kanyang pamilya na ayos lang siya. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, tuwing gabi ay tahimik siyang tumatangis. Nagdadalamhati sa kinahinatnan ng buhay niya. Lubos siyang nangungulila sa mga dati niyang gawi, lalo na ang pagbibinta. Unang hakbang pa lamang ni Ina sa pagsasanay ng kanyang sarili ay labis na siyang nahihirapan. Madala siyang nakakabasag ng mga plato at baso at minsan, nauuntog pa siya. Gusto na ngang sumuko ng dalaga, ngunit determinado siyang matutong kumilos sa sarili. Ayaw niyang maging pabigat. Lumipas ang ilang buwan ay unti-unti nang natuto si Ina na kumilos mag-isa, sa tulong na rin ng gabay ng kanyang buong pamilya. Unti-unti na rin tinanggap ng dalaga na hindi na siya makakapagpinta pang muli. Ayos lang ba talaga na iwan ko muna sa iyo saglit ang shop natin, anak? Nagdadalawang isip na tanong sa kanya ni Connie. Nasa flower shop siya ngayon na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. Pinili niyang tumulong sa pag-a-arrange ng mga bulaklak. Ayos lang po, ma. Gumiti lang si Ina. Saglit lang naman kasi itong lalabas upang bumili ng ulam nila para sa kanilang pananghalian. Overprotective lang talaga ito sa kanya. Mula nang matuto siyang kumilos na walang umaalalay ay nagsimula na rin siyang tumulong sa shop nila. Bago pa man mawala ng paningin ay madalas na tumutulong dito si Ina kapag hindi siya busy sa pagbibinta. Kaya kahit bulag, hindi mahirap ang naging pagkilos niya sa buong shop dahil pamilyar sa kanya ang pasikot-sikot doon, lalo na ang pag-aayos at pag-arrange ng mga bulaklak. Narinig ni Ina ang pagbukasara ng pinto. Indikasyon na may bagong pumasok. Miss, meron ba kayong tulips dito? Narinig ni Ina ang isang boses ng binata mula sa kanyang likuran. Tumayo siya at humarap sa direksyon nito. Welcome po sa aming flower shop, bati niya sa bagong dating. About po sa tanong ninyo, sasamahan ko po kayong pumili rito. May iba't ibang klase po kasi ng tulips. Dugtong pa ng dalaga bilang sagot sa naunang tanong ng customer. Kinuha ni Ina ang gamit niyang tungkod at umalis siya sa kanyang pwesto bago naglakad papunta sa hanay ng iba't ibang klase ng mga bulaklak.
Sumunod po kayo sa akin, saad ng dalaga dito. Lingid sa kaalaman niya ay manghang nakatingin sa kanyang binata. Pwede ba akong humingi ng suggestion? Gusto kasi ng taong pagbibigyan ko ng bulaklak ang tulips. Pero hindi ko alam kung anong klase ng tulips ang maiugnay sa nararamdaman ko para sa kanya. Paliwanag ng binata. Hindi na nagtaka si Ina. Kadalasan kasi talaga ng mga bumibili ng bulaklak sa flower shop nila ay humihingi ng suggestions. Kung hindi nyo pumamasamain, pwede ko po bang malaman kung sino ang pagbibigyan ninyo ng bulaklak? Tanong ni Ina sa binata. Marami rin kasing alam ang dalaga tungkol sa iba't ibang klase ng tulips dahil ito ang paborito niyang bulaklak. Gusto ko sanang bigyan ng bulaklak yung hinahangaan kong babae. Sagot naman ito. Kahit hindi nakikita ni Ina, ay sinuri niya ang mga bulaklak. Pinakiramdaman niya ang mga hugis nito at inamoy. Sa tingin ko, angkop ang lily-flowered tulips na ito sa hinahanap mo. Maganda itong regalo para dun sa tao na hinahangaan mo. Inabot ni Ina ang bulaklak rito. Hindi naman siya nabigo dahil sumakto ito sa direksyon ng lalaki. Thank you, miss. Tanong ng lalaki sa pangalan ng dalaga. Ina. Call me Ina. Sagot niya rito. Okay, sige. Salamat, Ina. Kamot ulong saad ng binata. Sakto naman at dumating na ang nanay niya, kaya ito na umasikaso sa napiling bulaklak ng lalaki. Si Ina naman bumalik na sa mesa at itinuloy ang pagbubutingting ng mga bulaklak. Araw-araw ay inaabala ni Ina ang sarili sa pagtulong sa kanyang ina sa flower shop, para naman kahit papaano ay maibsan ang nararamdamang pangungulila sa pagpipinta. Madalas na ring bumabalik ang binatang bumili ng tulip sa kanya noon. Hindi nagtagal, naging malapit sila sa isa't isa at naging magkaibigan. Bakit hindi ka ulit bumalik sa pagpipinta? Suhestyon ng binata sa kanya. Napailing si Ina sa mungkahin nito. Papaano ba siya makakapinta kung hindi naman siya nakakakita? Mula nang maging malapit sa isa't isa ay naikwento na ni Ina ang nangyaring aksidente na naging dahilan ng kanyang pagkabulag. Maging ang kinagigiliwang pagpinta ay naikwento na rin niya rito. Wala na akong plano na magpinta pa, Warren. Malungkot na saad ng dalaga. Mula nang mawalan siya ng paningin ay hindi na umasa pa si Ina na makakabalik sa pagpipinta. Hindi naman sa pinangungunahan kita. Pero kahit hindi mo sabihin, alam kong mahal mo pa rin ang pagpipinta, Ina. At kahit sabihin mong ayaw mo nang magpinta, alam kong hindi yun totoo. Saad ng binata. Tama naman kasi ito. Pero kasi, kahit gusto niya, pinanghihinaan na siya ng loob. Abala si Ina ngayong araw dahil inarkila ang flower shop nila ng isa sa kanilang customer na coincidentally ay dati rin niyang kaklase. Ikakasal kasi ito at ang shop nila ang piniling mag-prepare ng bulaklak sa venue ng kanilang kasal. Congratulations sa inyo, Andrew at saka Leren. Bati ni Ina sa dalawa na kapwa dati niyang kaklase. Nagpasalamat naman ang dalawa sa kanya at saglit silang nagkakwentuhan. Garden wedding ang napiling kasal ng mga ito kaya kasalukuyang nasa malawak na hardin si Ina kasama ang kanyang ina at ang dalawang part-time worker ng kanilang shop. Ngayon kasi nila din nalang mga bulaklak na ide-design para sa kasal. At ang kaagapay nila, ang team wedding planner sa pagdidesenyo ng buong paligid. Habang gumagawa ng flower decoration ay isang pamilyar na boses ang lumapit sa kanya. Oh my gosh! Ina! Is that really you? Gulat na saad nito. Hinding-hindi makakalimutan ni Ina ang boses ng babaeng iyon. Ang babaeng iyon ang pinaka-kribal niya simula nung nasa college pa sila. Madalas siyang pag-inita nito simula nang tumuntong siya sa kolehiyo. Bagay na labis niyang pinagtatakhan noon pa man. Nawaglit sa isip niya na best friend nga pala ito ni Leren, kaya hindi nakapagtatakang nandito ito ngayon. Ikaw pala, Risa. Kumusta? Napipilitang sagot niya rito. Naiilang siya sa totoo lang. Huling kita niya rito ay noong graduation pa at hindi yun naging maganda. Hindi lingid sa kaalaman niya na sinusuri siya nito. Ramdam niya ang mga nagtatakang titig nito sa kanya, lalo na sa kanyang mga mata't hawak na tungkod. Anong nangyari sa'yo? I mean,
ang mga mata mo? Anong nangyari sa mga mata mo? Nagtatakang tanong nito. Walang mababakas na pangiinsulto ang tono ng pananalita nito. Hindi katulad ng dati. Talagang naku-curious lang ito. Nagtataka siya at na-relieve at the same time. Mukhang nag-mature na nga ito. Ah, na-aksidente kasi ako. Ilang buwan na rin yung nakakaraan. Sagot niya rito. Ah, yung aksidente. Narinig ko nga yun pero hindi ko naman alam na nawala pala yung paningin mo. Ayos ka na ba ngayon? Nag-aalalang pangungumusta nito. Nababaguhan siya sa inakto ng dalaga. Nahalata niya rin ang pagkailang ni Ina sa inakto niya. Kaya naman, natawa ito sa sarili. Ah, I'm sorry, naging feeling close yata ang approach ko. Alam mo naman kasi, 'di ba, hindi naging maganda yung relationship natin dati. Paghingi ng paumanhin nito sa kanya. Ayos lang, nababaguhan lang talaga ako sa inakto mo. Hindi naman kasi ganito yung approach mo sa akin noon. Pag-amin pa ni Ina. Noon kasi, tuwing magkakasalubong sila ay palagi siya nitong sinusungitan o di kaya ay iniinsulto. Natawa ito. Oo, sobrang immature ko pa noon. Tsaka, alam mo naman, parang selos tsaka mga ganon. Sagot nito. Unti-unting gumaan ang loob ni Ina sa kaharap. Ah, by the way, alam kong huli na pero gusto kong humingi ng sorry sa mga ginawa o sa mga masasakit na salita na sinabi ko sa iyo noon. Naiinggit lang talaga ako sa iyo before. Alam mo namang sikat na pintor yung mga magulang ko pero yung nag-iisa nilang anak ni hindi man lang marunong magpinta. Palagi nila akong ikinukumpara sa iyo. Kaya yung nararamdaman kong pressure at inis sa mga magulang ko, sa iyo ko na ibaling. Naiinggit ako dahil nasa iyo ang talentong hinahanap ng mga magulang ko sa akin. At saka, aminado ako yun yung pagkakamali ko kaya I'm sorry talaga. Paliwanag nito sa kanya. Hindi lingid sa kaalaman ni Ina na naiinggit sa kanya dati ang dalaga dahil sa talento niya sa pagpipinta. Pero hindi niya naman alam na ipinagkukumpara pala sila ng mga magulang nito. Ayos lang yon, nakaraan na yon. Ang importante, nagkalinawan na tayo ngayon. Bahagya siyang humiti sa kaharap. Napaka-understanding mo talagang babae ka, kaya mas lalo akong naiinis sa'yo dati. Biro pa nito sa kanya. Tumawa na lang silang dalawa. Anyway, nabanggit pala sa akin ni Daddy, kung pwede ba raw niyang i-display yung mga obra mo para sa gagawin niyang art exhibit. Saglit na natigilan si Ina sa sinabi ng dalaga. Hindi na ako nagpipinta pa, Riza. Pilit ang ngiting sagot niya rito. Ah, ganun ba? Sorry, napaka-insensitive ko talaga. Hinging paumanhin nito sa kanya. Ayos lang. Tipid na sagot niya rito. Oh, okay, sige, kalimutan na natin yon. May ikikwento nga pala ako sa'yo. Lihim na nagpasalamat si Ina dahil sa mabilis nitong pagbaling sa ibang topic. Hapon na nang matapos sila sa pagde-decorate sa buong garden. Tumulong rin saglit si Riza sa kanila bago nagpaalam agad para puntahan ang dalawang ikakasal. Bago pa man umuwi ay binigyan siya ng invitation card ni Leren at Andrew. Kahit wala siyang planong dumalo sa gaganaping kasal ng dalawa bukas, ay tinanggap na lamang ito ng dalaga bilang respeto na rin sa mga ito. Bilisan mo namang mag-prepare ng mga bulaklak, miss. Nagmamadali kasi kami. Naiiritang utos ng babae kay Ina. Abala ang kanyang ina at ang dalawang part-timer sa shop nila dahil marami ang customer nila ngayon. Kaya naman, nagpresenta si Ina na tumulong sa pag-aasikaso sa mga mamimili. Mula nang mangyari ang kasal ng dati niyang kaklase, ay nagdagsaan ang mga mamimili sa kanilang shop. Nag-post kasi si Lere ng mga iilang shots sa venue ng kasal. Marami ang humanga rito at nagtatanong kung saan galing ang mga bulaklak na dinesign sa guarding wedding nito. Pasensya na po, ma'am. Nahihiyang saad ni Ina rito. Hindi man niya kita, ay ramdam pa rin niya ang pinagtitinginan na sila ng ibang mga customer sa shop. Bakit ba kasi tumatanggap ang shop na to ng isang bulag? Iritang bulong kuno nito pero rinig niya naman. Nasaktan si Ina sa sinabi nito. Masakit para sa kanya na marinig mula sa bibig ng babae ang pagka-question nito sa kawalan niya ng abilidad na makakita. Naiinsulto siya.
Sa kabila noon, nagpanggap siyang hindi ito narinig at nagpatuloy na lamang sa pag-aasikaso ng binili nitong bulaklak. Sinadya niyang mas lalo itong gandahan para ipakita rito na hindi hadlang ang kawalan niya ng paningin upang makagawa ng mga bagay na ginagawa ng mga nakakakita. Nakarinig ng mahinang katok si Ina mula sa pinto ng kanyang kwarto, dahilan upang maalimpungatan siya sa pagkakatulog. Nagsalita ang kanyang ina sa labas ng pinto. "Anak, gising ka na ba? Nandito si Warren sa baba. May lakad daw kayo?" Napabalikwas ng bangon ang dalaga sa narinig mula sa kanyang ina. Naalala niyang balak nilang dalawa ni Warren na bumisita sa isang home for the aged ngayong araw ng Linggo. Nabanggit kasi ng binata noon sa dalaga na may sinusuportahan itong organisasyon para sa mga matatanda. Kaya naman, nagpresenta siyang sumama dito. Naiinip na rin kasi siyang sa bahay at sa tindahan lang lumagi. May tiwala rin naman siya at ang kanyang pamilya kay Warren. Subukan lang nitong iwala siya at matitikman nito ang bangis ng kanyang ina. Sa tulong ng nanay niya ay nagmamadaling naligo at nag-ayos si Ina. Nahihiya kasi siyang paghintayin si Warren. "Sorry, natagalan ako. Nakalimutan ko kasi may lakad pala tayo ngayon. Napahaba tuloy ang tulog ko." Hinging paumanhin ni Ina sa binata. "Ayos lang yon. Hindi naman tayo nagmamadali." Nagbibirong saad nito. Inalalayan siya ng binata na pumasok sa loob ng dala nitong sasakyan. Narinig ni Ina ang pagbukasara ng pinto, tanda ng pagpasok ni Warren sa sasakyan. Bago patakbuhin ang sasakyan, dumukwang ang binata papalapit sa kinauupuan ng dalaga, na agad namang ikinagulat nito. Natulos sa kinauupuang sasakyan si Ina sa nararamdamang presensya ng lalaki. Muntik na siyang mapasinghap sa sobrang lapit nito sa kanya. Nasa sobrang lapit, naamoy niya na ang mabangong hininga ng binata. Nang sandaling iyon ay mabilis na tumibok ang puso ni Ina. "Seatbelt!" Bulong ng binata sa tenga niya bago ito bumalik sa kanyang pwesto. Kahit umaandar ng sasakyan, hindi agad nakabawi si Ina mula sa pagkabigla dahil sa mapanghas na aksyon ng binata kanina. Hanggang sa kasalukuyan, mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. "Gusto mo bang magpatugtog tayo, Ina?" Pagbasag ng binata sa katahimikan nilang dalawa. "Sige," ang tanging naisagot niya rito. Rinig ni Ina na may kung anong pinindot ang binata sa harap nila. Biglang pumailan lang ang isang pamilyar na awitin sa buong sasakyan. Napangiti si Ina sa awiting naririnig. "I love you," yun ang title ng kanta. Kanta ito ng isa sa mga paborito niyang mga awit sa panahon ng 1970s na si Eddie Peregrina. "I love you. Yes, I love you. I love you with all my heart." Rinig niyang boses ng binata. Napangiti ang dalaga. Maya-maya, sinabayan niya ang pag-awit nito. Malakas silang nagtawanan nang matapos ang kanta. "Paborito mo rin palang mga awiting pang 1970s? Tanong ni Ina. Kahit hindi nakikita ng dalaga ay tumango si Warren at saglit na lumingon. "Ang totoo niyan, dinownload ko lang ang mga kantang pang 70s dahil nalaman kong yun ang paborito ng babaeng hinahangaan ko. Pero kalaunan, unti-unti kong nagustuhan ang mga yon, naging paborito ko na rin." Paliwanag ni Warren. "Ako, paborito ko talaga yung mga awitin na pang 1970s. Mararamdaman mo kasi ang ibig ikahulugan ng mga ito. Tsaka masarap rin sa tenga na pakinggan." Nakangiting saad ng dalaga. Bata pa lamang siya noon nang unang makarinig ng isa sa mga awitin ni Eddie Peregrina na Two Lovely Flowers. Malamig siyang nahook rito at mula noon ay naging paborito na niya ang mga sinaunang kanta. Tuwing nagpipinta siya noon, suot niya lagi ang headset at nagpapatugtog ng mga ganoong awitin. Lihim na napabuntong hininga si Ina nang muli na namang sumilip sa kanyang alaala ang pagpipinta. Marahang tumigil ang sasakyan. "Nandito na tayo," anunsyo ng binata na nagpabalik ulirat sa dalaga. Lumabas si Warren matapos iparada ang sasakyan. Bumaling ito sa kabilang pinto ng sasakyan upang alalayan ang dalaga sa pagbaba. Nagpasalamat naman si Ina. Pumasok ang dalawa sa isang hindi kalakihang pasilidad. Pagpasok pa lamang ng dalawa ay agad na sumalubong kina Ina ang isang hindi pamilyar na boses.
Welcome back, Sir Warren. Rinig ni Ina na bati ng isang ginang. Tumingin ang tagapangasiwa ng pasilidad sa kasama ng binatang si Warren. Nobya niyo po, sir? Tanong nito sa binata. Sumenya si Warren ng kung ano rito. Lumaki ang mata ng ginang nang mapagtanto ang ibig ipahiwatig ng binata. Siya na ba yon? Malaki ang ngiting tanong nito. Opo. Maikli ngunit may bahid na sayang sagot naman ni Warren. Kahit naririnig ay hindi maintindihan ni Ina ang pinag-uusapan ng dalawa. Nais niyang makiusisa sa mga ito. Ito nga pala si Ina, kaibigan ko. Pakilala ni Warren sa kanya. Kaibigan o kaibigan? Tukso nito na tinawanan lamang ng binata. Kumunot ang noon ng dalaga. Hindi talaga kasi siya makarelate sa pinag-uusapan ng dalawa. Ina, si Ate Luz nga pala. Siya yung nangangasiwa dito. Pakilala naman ng binata sa ginang. Nagagalak po akong makilala ka, Ate Luz. Magalang na pagbati ni Ina. Maging ako rin, Ina. Nakangiting tugon naman ng ginang. Nanunoksong binaling nito ang tingin sa binata. Ikaw, Warren, ha? Magaling ka rin palang pumili. Maganda't magalang at sigurado akong mabait din. Nahihiyang suway ng binata sa panunokso ng ginang. Lalo namang naguguluhan si Ina sa mga ito. Isa-isang ipinakilala si Ina ng binata sa mga matatanda doon. Hindi mawala-wala ang mga ngiting nakaukbit sa labi ng dalaga. Nasisiyahan siya sa pakikipagkwentuhan at pakikinig sa mga talambuhay ng mga ito. Huling nilang nilapitan ang isang matandang babae na naka-wheelchair na sa isang tabi. Nakatitig sa kawalan. Hindi ito nakikisali sa umpukan ng mga matatanda. Ang pangalan nito ay Susana na tinatawag nilang Lola Susie. Hello po, Lola Susie! Masayang bati ng binata. Saglit lamang silang tinapunan nito ng tingin bago ibinalik ang tingin sa kawalan. Lola Susie, ako po ito, ang pinakapoging si Warren. Natawa si Ina sa pagbubuhat ng sariling bangko ng binata. Hindi naman ito nabigo dahil muling lumingon ang matanda sa kanila. Warren? Yung madaldal na batang mahilig po rin ang sarili? Tanong nito sa kanila. Mahinang napahagigig si Ina sa tinuran ng matanda habang napakamot ulo naman ang binata. Lola naman! Ungot nito. Lola Susie, may ipapakilala nga po pala ako sa inyo. Saad pa ni Warren. Heto nga pala si Ina, kaibigan ko. Pagpapakilala ng binata kay Ina, sa kaharap na si Susana. Ibinaling nito ang tingin sa dalaga na nasa tabi ng binata at tiningnan ito. Pamilyar ka sa akin, iha! Gunot noong saad naman ng matanda. Pilit nitong inaalala kung kailan at saan niya nakita ang dalaga. Agad ring lumiwanag ang mukha nito na para bang may magandang naalala. Ah, ikaw yung... Naputol ang dapat na sasabihin nito nang biglang sumabat si Warren. Ay nako lola, alas dos na ho. Oras na po ng inyong pagpipinta. Bigla ang anunsyo ni Warren. Sakto namang dumating ang isang caregiver dala ang mga gamit sa pagpipinta. Si Ina naman ay nagulat sa narinig. Hindi niya inaakalang nagpipinta pala ang matandang si Lola Susie. Ang galing mo, Lola! Puri agad ng binata dito. Natawa ang matanda sa sinabi nito. Hindi pa nga ako nagsisimula. Saan nito na ikinahalakhak ng binata. Napangiti naman si Ina. Sa halos dalawang buwang pagkakaibigan nila ni Warren ay hindi nalingid sa dalaga ang pagiging makulit nito. Kaharap nilang tatlo ngayon ang isang hugis parisukat na lamesa kung saan magpipinta ang matanda. Ikukuha ko muna kayo ng maiinom. Kalaunay saad ni Warren bago sandaling nagpaalam. Isa ka ring pintor, iha, hindi ba? Basag ng matanda sa katahimikan nilang dalawa. Nagtaka si Ina kung paano nito iyon nalaman. Iniisip niyang baka naikwento ni Warren sa matanda. Hindi ito ikinuwento sa akin ni Warren, iha. Sa pagkisla pa lamang ng iyong mga mata nang marinig ang salitang pagpipintay, alam kong mahilig ka na rito. Sagot ng matanda sa namumuong kalituhan sa isip ni Ina. Hindi ko alam kung ano ang naging dahilan ng iyong pagkabulag. Ngunit halata sa iyo na nawalan ka na ng ganang magpinta dahil dyan, hindi ba?
dugtong pa ng matanda, dahilan upang mamangha si Ina. Iniisip niyang may isa manghuhula ito. Alam kong nagtataka ka kung bakit alam ko yan. Hindi ako manghuhula, Iha. Sadya lamang naranasan ko rin yan. Sa naririnig mo ay hilig ko rin ang magpinta. Ngunit naparalisa ang katawan ko dahil sa isang sakit. Tulad mo ay nawalan din ako ng pag-asa noon na makapagpinta ulit. Paano naman kasi ako makakapagpinta kung hindi ko na maikilos pa ang aking mga kamay? Pero alam mo ba, Iha, nang pumunta ako rito ay may nakapagsabi sa aking muli ko pang magagawa ang isang bagay kung gugustuhin ko lang. Kaya heto ako ngayon, nagpipinta pa rin kahit na nanginginig itong mga kamay ko. Alam mo, Iha, hindi lang ang mga mata ang kaagapay ng ating mga kamay sa pagpipinta. Meron pa tayong pakiramdam. Ramdamin mo lang ang mga linyang nais mong iguhit at makakagawa ka ng isang obra, kahit pa hindi ka nakakakita. Paliwanag ni Lola Suzy. Pakiramdam. Iyon ang madalas na ginagamit ni Ina sa pag-aayos ng mga bulaklak. Hindi niya akalaing magiging mahalagang tulay din iyon upang maibangong muli ang binitiwan niyang sining, ang pagpipinta. Hanggang sa pag-uwi pabalik sa bahay ay hindi maiwaglit sa isipan ni Ina ang mga binitiwang salita ng matandang si Lola Suzy. Unti-unti nitong pinapabangon ang nalugmok na pag-asa ng dalaga. Mama, Papa, gusto ko pong subukan bumalik sa pagpipinta. Biglang sambit ng dalaga. Naramdaman niyang napatigil ang mga ito. Narinig niya pa ang pagkamasid ng ama sa iniinom nitong tubig. Hindi ba ako namali sa aking narinig, Dionisio? Hindi makapaniwalang tanong ng nanay niya. Anak, sigurado ka ba dyan? Tanong ng kanyang ama, imbis na sagutin ng asawa nito. Opo, meron kasing nakapagsabi sa akin na hindi hadlang ang kawalan ko ng paningin sa paggawa ng sariling obra. Paliwanag ng dalaga sa mga magulang niya. Nagkatinginan ang mag-asawa sa isa't isa. Kapwa silang naging saksi sa pagkalugmok ng dalaga nang mawalan ito ng mga paningin. Hindi man sinasabi ng anak nila ay alam nilang lubos itong nagdadalamhati sa isipang hindi na ito makakapagpinta pa. Kaya ngayong naririnig nila ang mga ibinibigkas ng kanilang anak ay labis iyong ikinatutuwa ng mag-asawa. Kahit ano pa man ang desisyon mo, anak, susuportahan ka namin sa abot ng aming makakaya. Nakangiting saad ng nanay ni Ina na sinang-ayuna naman kaagad ng kanyang ama. Ma'am, nandito po si Sir Pogi, hinahanap ka. Kinikilig na saad ni Ira, isa sa mga part-time workers sa kanilang flower shop. Papuntahin mo siya rito, Ira. Utos niya rito. Mula nang magpasya si Ina na bumalik sa pagpipinta ay agad na binuksang muli ng kanyang ina ang sekretong parte ng shop na nasa tabi lamang ng opisina nito. Ito ang dati niyang studio kung saan siya nagpipinta noon. Pinili niya roon upang madali lamang siyang makatulong sa ina sa pagmamanage ng shop nila kapag may free time siya muli mula sa pagpipinta. Naisara lamang ang parteng iyon noong naaksidente siya at napagpasyahang hindi na magpipinta. Sa katunayan nga ay iminungkahi ni Ina na gawin na lamang iyong stockroom. Ngunit hindi ito ginawa ng kanyang ina dahil umaasa itong muli siyang babalik sa pagpipinta. At hindi nga ito nagkamali. Tulad nga ng sinabi ng matandang si Lola Suzy na kung pakikiramdaman ni Ina ang bawat linyang iguguhit ay makakabuo siya ng isang obra. Subalit, ilang araw na niya itong ginagawa pero hindi nakakabuo si Ina na labis niyang ikinaiinis. Pikon na itinapon ng dalaga ang hawak niyang paintbrush. Naiinis ka na naman ba? Rinig ni Ina na boses ni Warren na kapapasok lang. Nahihirapan kasi ako, akala ko madali lang. Bigong sagot ng dalaga. Inis na napahila mo sa sariling mukha si Ina. Chill ka lang kasi, eto mag soft drinks ka muna. Pagbibiro ng binata upang pagaanin ang loob ng dalaga. Dahilan upang mahina itong tumawa. Agad ring napaigtad si Ina sa kinauupuan niya nang maramdaman ang malamig na bagay sa kanan niyang pisngi. Narinig niya ang malakas na paghalakhak ni Warren dahil sa naging reaksyon niya. Ang sama nito! Nakasimangot na saad ng dalaga
pero agad namang sumipsip sa straw ng hawak niyang plastic na may lamang soft drinks. Pabirong ginulo ng binatang ibabaw ng buhok niya. Ang cute naman ng batang to! Nang iinis na saad nito. Agad namang iwinaksi ng dalaga ang kamay ni Warren. Huwag kang ang feeling close! Pairap na sambit ni Ina. Nagulat ang dalaga nang biglang idinampi ni Warren ang pisngi nito sa pisngi niya. Gaano ba ka-close? Ganito ba? Natural na tanong nito sa dalaga. Kumabog ng mabilis ang puso ni Ina dahil sa ginawa nito. Hindi pa talaga nasanay iyong puso niya sa ganitong side ni Warren. Ramdam niya ang pag-init ng mga pisngi niya. Indikasyon na namumula siya. Pasimpleng yumuko si Ina upang itago ito mula sa kaibigang binata. Lumayo ka nga! Naalibadbaran ako sa'yo! Pagtulak ng dalaga rito na ikinahalakhak naman ito. Namumula ka ba? Pagpansin ng binata sa namumulang mukha niya. Lalong yumuko si Ina. Hindi! Mabilis na pagtanggi niya rito. We, namumula ka eh! Patingin nga! Nangingiting saad ni Warren. Wala nga! Singhal ng dalaga. Ba't namumula ka? Ngiti pa rin tanong nito. Sinapo ng dalawang kamay ni Warren ang mukha ni Ina paharap sa kanya. Lalo iyong namula. Hindi ako namumula! Bitiwan mo nga ako! Tanggi pa rin niya rito kahit kitang-kita ng ebidensya. Sagutin mo muna ako! Ba't ka namumula? Ramdam ni Ina ang mariing titig nito sa pagmumukha niya. Kung nakakakita lang siguro ang dalaga ay mas lalo ata siyang mahihiya. Kinikilig ako! Mahinang pag-amin niya rito. Ano? Hindi ko marinig! Kunwaring sambit pa ni Warren. Ang sabi ko, kinikilig ako! Muling sagot ng dalaga sa malakas na boses. Nagulat na lamang siya nang sa isang iglap ay niyakap siya ni Warren. Muling kumabog ng mabilis ang tibok ng puso niya. Ako din naman, kinikilig. Hindi lang halata. Mahinahong bulong ng binata sa kanya. Kasalukuyang nasa studio ang dalagang si Ina. Pilit na hinahanap ang sariling kakayahan na magpinta. Kung noon ay mabilis lamang siyang makakagawa, ngayon naman ay ni hindi man lang siya makagawa ng simpleng guhit. Ipinikit ni Ina ang kanyang mga mata. Tinatanong ang sarili kung ano nga ba ang dahilan upang bumalik siya sa pagpipinta kahit na hindi na siya nakakakita pa. Dahil bahagi na ng buhay ko ang pagpipinta. Wika ng dalaga sa sarili. Napangiti si Ina sa naging sagot niya. Minulat niya ang kanyang mga mata ngunit kadiliman lamang ang bumungad sa mga paningin niya. Pero hindi iyon hadlang upang makagawa siya ng obra. Marami ang naniniwala sa kanyang kakayahan kaya dapat na paniwalaan niya rin ang sarili. Sinimulang haplusin ni Ina ang makinis na surface ng kwadradong nasa harap. Nararamdaman niyang hugis ng blankong espasyo sa harap niya. Dahan-dahang pumatak ang kanyang mga daliri sa pintura. Maingat na pinipili ang mga kulay na nais niyang gamitin. Habang siya'y nagsisimulang mag-apply ng pintura sa canvas, ang kanyang mga galaw ay tiyak at maingat. Ang kanyang pang-amoy ang nagtuturo sa kanya habang siya'y lumilikha ng mga linya at hugis. Hindi na malaya ni Ina ang pagpasok ng kanyang mga magulang at kapatid sa estudyong kinaroroonan niya. Okupado ang buong senses ng dalaga sa obrang pinipinta upang mapansin ang pagdating ng kanyang pamilya. Pinili na lamang ng mga ito na tahimik na manood sa pagpipinta ng dalaga. Mababanaag sa itsura ni Ina ang kapayapaan habang kumukumpas ang mga kamay sa paghagod ng paintbrush sa espasyo ng canvas. Ang kanyang konsentrasyon ay maliwanag habang siya'y nakatuon sa gawain. Ang kanyang ibang pandama ay tila tumataas habang siya'y nagpipinta. Ang kanyang mga tenga ay nakatuon sa tunog ng brush sa canvas at ang malambot na paghalo ng pintura. Tila ba siya ay lubos na nababalot sa gawain ng paglikha. Ang kanyang mga galaw ay mabisa at tiwala kahit na wala siyang paningin. Habang ang obra ay unti-unting kumukuha ng hugis. Mabilis na tumibok ang puso ng dalaga sa komportableng paraan.
Isang ngiti ang bumalot sa kanyang mga labi habang nararamdaman ang texture at mga layer ng pintura sa kanyang mga daliri. Tila siya'y nawawala sa isang mundo na kanyang nilikha. Ang kanyang inner vision ay naipapakita sa canvas sa isang maganda at natatanging paraan. Ito ay patunay sa kanyang kakayahan na lumikha ng sining sa pamamagitan ng pagdampi at intuition. Isang paalala na ang kahusayan sa sining ay walang hangganan. Isang munting luha ang pumatak sa pisngi ni Ina. Nagawa ko! Nagagalak na sambit niya sa sarili. Ate, ang ganda! Rinig ni Ina sa boses ng kanyang kapatid. Napalingon siya sa direksyon ng mga ito. Nakarinig ang dalaga ng mumunting mga hikbi na alam niyang nagmumula sa kanyang ina. Nagawa mo anak! Naluluhang sambit ng kanyang ama. Lumapit sa dalaga ang tatlo at mahigpit siyang niyakap ng mga ito. Dumadalas ang pagpipinta ni Ina ng mga iba't ibang obra mula nang makabalik siya sa pagpipinta. At sa labis na tuwa, agad na isinabit ni Connie ang mga bagong gawang obra ng kanyang anak sa shop nila. Marami ang mga nakakakita at humahanga rito, lalo na yung mga customers nila. May iba pang ang nais itong bilhin, ngunit mariin iyong tinanggihan ni Connie. Gawa ang mga iyan ng anak kong si Ina. Rinig ni Ina na sagot ng kanyang ina sa kung anuman ang tinatanong ng kausap nito. Madalas niyang naririnig ang mga tanong ng mga customer sa kanyang ina kung kanino at saan ito binili ang obrang gawa niya na isinasabit sa loob ng kanilang shop. Si Ina, yung panganay mong anak na nawala ng paningin dahil sa aksidente? Ani ang boses ng isang ginang na hindi pamilyar sa kanya. Sa isip ng dalaga ay ito marahil ang kausap ng kanyang ina. Hindi na nakinig si Ina sa pag-uusap at nagpatuloy siya sa paglalakad. Kaagapay ang hawak niyang tungkod papunta sa pwesto kung saan siya kadalasang nag-aayos ng mga bulaklak. Napatigil si Ina sa biglaang pagtawag ng kanyang ina. Rinig ng dalaga ang mga yapak nito na papunta sa gawin niya. Ina, anak! Nais ka sanang kausapin itong kasama ko. Agad na saad ng kanyang ina nang tuluyan itong makalapit. Para saan po? Takang tanong ni Ina. Hi Ina, ako nga pala si Debbie. Suki ako ng mama mo dito sa shop. Balita ko, bumalik ka na sa pagpipinta. Nais ko sanang paanyayahan kang isali yung mga obra mo sa gaganaping art exhibit ng aming kumpanya. Walang paligoy-ligoy na saad ng ginang. Pasensya na po pero hindi ko ipinagbebenta o ipinang-exhibit yung mga gawa ko. Mauna na po ako. Ang tanging isinagot ng dalaga bago magpatuloy sa paglalakad. Narinig pa ni Ina ang paghingi ng pasensya ng kanyang ina. Marami nang nag-alok kay Ina na isali sa art exhibit ang mga gawa niya ngunit ni isa ay wala siyang pinagbibigyan. Wala siyang sapat na kumpiyansa at takot siyang husgahan o questionin ang mga gawa niya kapag nalaman ng mga ito na isang bulag ang nagpinta ng mga iyon. Hindi siya takot na hindi iyon maibenta o makilala. Takot siya sa opinyon ng lipunan ukol sa mga nilikha ng isang may kapansanan na katulad niya. Anak, gising ka pa ba? Rinig niyang tanong ng kanyang ina mula sa labas ng pintuan. Pasok lang ma, sagot ng dalaga. Kasalukuyan siya ngayong nagpipinta. Narinig ni Ina ang pagbukasara ng pinto. Indikasyon ng pagpasok ng kanyang ina sa loob ng kanyang kwarto. Pwede ba tayong mag-usap anak? Saad ng kanyang ina nang tuluyan itong makaupo sa kama niya. Humarap si Ina sa gawin ng kanyang ina. Tungkol po ba ito sa art exhibit? Agad na tanong niya rito. Alam kong takot kang mahusga ng ibang obra mo anak. Dahilan kaya hindi mo tinatanggap ang mga anak nila. Pangungunang salita ng kanyang ina. Pero, naaalala mo pa rin ba yung payo ko sa'yo nung una mong pagsali sa isang art exhibit? Pagpapatuloy pa nito. Napangiti si Ina sa naalalang mga salita ng kanyang ina. Huwag mong itago ang iyong sariling obra. Sabay na sambit nilang mag-ina. Mahina silang natawa. Kaya anak, huwag kang matakot na mahusgahan ng ibang tao ang mga obra mo. Dapat nga ipagmalaki mo ito. Dahil kahit sa kabila ng kawalan mo ng abilidad na makakita ay nagawa mo pa rin gumuhit ng mga magagandang obra. At iilan lang kayong may ganyang kakayahan.
pagpapaalala pa ni Connie. Muli ay naliwanagan si Ina sa itinura ng kanyang ina. Nagpa siya si Ina na pagbigyan ng ginang na si Debbie sa alok nitong isama sa art exhibit ang mga obra niya. Bagay na ikinagalak naman ito. Hindi naman nabigo si Ina sa kanyang naging desisyon. Dahil imbes na mga pangiinsulto ay mga papuri ang narinig niya sa mga tao ukol sa kanyang obra. "Ikaw ba si Ina Torres, ang pintor ng magandang obra na ito?" tanungin ang isa sa mga bisita ng partikular na eksibisyon. "Opo, ako nga po." Magalang na sagot ng dalaga sa kaharap. Namangha ito nang malamang bulag ang pintor ng napili nitong obra. "Nakakamangha ang iyong galing, iha. Sa kabila ng iyong kapansanan ay nakakapinta ka pa ng mga magagandang obra tulad nito." "Salamat po," maikling sagot ni Ina. Marami ang namangha sa kanyang obra, lalo na nang malaman ng mga ito na may kapansanan pala siya. Naging matunog ang kanyang pangalan sa larangan ng sining, partikular sa pagpipinta. "Anak, tumawag rin ang team ng Magandang Buhay. Inimbitahan kanila upang makapanayam, maging ang MMK at magpakailanman ay tumawag din upang itampok ang kwento mo." Masayang pagbabalita ni Connie. "Makikita po natin si ate sa TV?" Inosenteng tanong ng kapatid niyang si Kael sa kanila. "Kung papayag ang ate mo, makikita natin siya sa TV." "Ate, payag ka na po. Gusto kitang makita sa TV." Nalulungkot ang mukha ni Ina sa inakto ng pamilya niya. Napatawa ang mag-asawa sa reaksyon ng panganay nilang anak. Dahil sa paulit-ulit na pangungumbinsi ng kanyang pamilya at pati na rin ang kaibigan niyang si Warren ay tinanggap ni Ina ang alok na maipalabas ang kanyang kwento sa telebisyon. At ngayon, nasa backstage na si Ina kasama ang pamilya niya. Kanina pa nanginginig ang dalaga dahil sa kaba. "Relax ka lang, anak. Huwag ka masyadong kabahan," pagpapakalma ni Connie. "Tubig ka muna, anak. Pampabawas ng kaba." Inabutan ng ama nito ng tubig ang dalaga. Agad naman itong kinuha ni Ina at uminom. "At ngayon, makakapanayam natin ang pintor sa likod ng mga magagandang obra na ito, si Miss Ina Torres." Rinig ng dalaga ang boses ng isa sa mga host ng TV show. Lumapit ang isa sa production team at inalalayan siya nitong papunta sa kinauupuan ng mga host. "Magandang umaga, Miss Ina," bati ng dalawang host. "Magandang umaga din po," sagot naman ni Ina sa mga ito. Nahihiyang tumawa ang dalaga. Tinanong si Ina ng mga ito tungkol sa kanyang buhay, partikular na ang mga naging paghihirap niya mula nang mangyari ang aksidente na naging sanhi ng kanyang pagkabulag. "Paano mo ba unti-unting natanggap ang sitwasyon mo, Ina?" tanong ng isa sa mga host. "Nung una po, mahirap. Sobrang hirap tanggapin, sa totoo lang. Pero dahil po sa tulong mismo ng sarili kong pamilya, unti-unti kong natanggap ang lahat. Hindi po sila nagsasawang umagapay sa akin. Niwala nga po akong naririnig na reklamo sa kanila na sobrang kong ipinagpapasalamat. Sobrang swerte ko po na magkaroon ng pamilyang katulad nila." Pigil ang mga luhang sambit ng dalaga. Namangha rin ang mga manonood, pati na rin ang dalawang host. Samantalang napaluhan naman ang mag-asawa sa naging sagot ni Ina. "So Ina, may nagtulak ba sa iyong bumalik ulit sa pagpipinta o sariling kagustuhan mo lang?" tanong ulit ng isa sa mga host. "Actually po, simula nang mabulag ako, nawala na talaga ako ng pag-asa na bumalik ulit sa pagpipinta. Pero may mga importanteng tao po sa buhay ko na hindi nagsasawang mag-udyok sa akin na muling magpinta." "Sino-sino ba yung mga importanteng tao na yon?" "Unang-una po, yung pamilya ko, yung kaibigan ko po, tsaka si Lola Susie. Hay nga pala kay Lola Susie na alam kong nanonood ngayon, pati na rin sa lahat ng mga nasa Sagip Kamay, Home for the Aged." Saglit na pagbati ng dalaga. Natawang mga manonood sa ginawang pagbati nito. "Meron ka bang nais ipayo para sa lahat ng mga nanonood, Miss Ina?" Tumango si Ina. "Gusto ko lang pong ipayo sa lahat na kahit gaano man kabigat ang kinakaharap natin, huwag po tayong mawala ng lakas ng loob. Madapa man ay huwag matakot na bumangon ulit." Payo ng dalaga na umani ng palakpakan. "Oo, totoo naman," sang-ayon ng isang host.
Oh, bago tayo magpaalam sa mga manonood, may nais kaming itanong sa'yo, Miss Ina. Pamilyar ba sa'yo ang isang kulay baby pink na scrapbook? Natigilan ang dalaga sa itinanong ng host sa kanya. Ang tinutukoy nitong scrapbook ay ang huling regalo na ibinigay ng secret admirer niya. Noong nasa kolehiyo pa lamang ang dalaga ay may isang hindi nagpakilalang admirer ang palaging naglalagay ng iba't ibang klase ng tulips sa labas ng locker niya. Sa una ay nakaramdam siya ng takot, ngunit kalaunan ay nasanay din siya. Ang totoo nga nun, iniipon niya ang mga ito at inilalagay sa flower vase ng kanyang kwarto. Papaano pong napunta sa inyong scrapbook na yan? Nagtatakang tanong ni Ina sa mga host. Naalala ng dalaga na itinago niyang scrapbook sa loob ng box kasama ang mga iniingatan niyang gamit. Kaya nagtaka siya kung papaanong nasa mga kamay na ito ng kaharap na host. Inabot ito sa amin ng nagmamay-ari mismo nitong scrapbook, Miss Ina. At nandito siya ngayon. Sagot ng host sa tanong ng dalaga na nagpaasam sa mga manonood, lalo na si Ina. Matagal nang gustong makilala ng dalaga ang kanyang college admirer. Ngunit ni minsan ay hindi ito nagpakilala sa kanya na labis na nagpadismaya sa kanya noon. Kaya ngayong narinig niya ang sinabi ng host na nandito ngayon ang kanyang admirer noon, ay matinding antisipasyon ang nararamdaman niya. Let us welcome ang nagmamay-ari ng scrapbook na ito at ang mukha sa likod ng pangalang Amelus, ang tanyag na gallerist sa larangan ng sining, Mr. Warren Ignacio, natulo sa kinauupuan ng dalaga mula sa narinig na anunsyo. Hindi niya alam kung saan siya mas magugulat. Ang katotohanan bang ang kaibigan niyang si Warren ay ang dati niyang admirer? O ang malamang ito ang tao sa likod ng pangalang Amelus, ang tanyag na gallerist na iniidolo niya? Hindi lubos inakala ng dalaga na ang taong humahanga sa kanya noon at ang hinahangaan niya hanggang ngayon ay iisa lang. Magandang araw, Mr. Warren! Pagbati ng dalawang host sa lalaking si Warren na kasalukuyang pinagmamasdan ang dalaga. Ay nako, mukhang maipapaliwanag itong si Mr. Warren sa ating guest for today. Birong saad ng host. Mukha nga, nakakaintriga naman ang story ng dalawang guest natin. Pagsang-ayon naman ang partner nito. Mr. Warren, ano ang masasabi mo sa nagugulantang pa rin ngayon na si Miss Ina? Nanunuksong sambit ng isa sa mga host. Ang ganda mo. Wala sa sariling sagot ng binata. Naghiyawan ang mga manonood dahil sa kilig. Maging ang dalawang host ay mahinang napapatili. Ang dalaga naman ay agad na namula. Una sa lahat, gusto ko lang aminin na ang mga tulips na binili ko sa shop nyo ay para talaga sa'yo. Claim ko tong inaabot kay Tita Connie upang ipalagay sa vase dun sa kwarto mo. Pag-amin pa ng binata. Aaminin ko sa'yo at sa lahat ng mga nandito. Gusto kita, Ina. Matagal na. Dugtong pa ni Warren. Lalong nanigas ang dalaga sa kanyang kinauupuan. Tila biglang naghalo ang boses ng mga naghihiyawang manonood. Ang mga binibitiwang salita ni Warren at ang malakas na pagririgudo ng kanyang puso ang tanging naririnig na lamang ng dalaga. Unang silay ko lamang sa'yo ay labis na kitang hinahangaan. Humahanga ako sa tuwing tinatali mo yung buhok mo. Humahanga ako sa'yo tuwing hagod mo ang paintbrush sa iyong canvas. Humahanga ako sa iyong kalakasan, maging sa iyong kahinaan. Ina, hinahangaan ko ang lahat sa'yo. Napatili na naman ang mga manonood sa pag-amin ng binatang si Warren. Hindi makapaniwala ang mga manonood na ang tanyag na gallerist ay lubos na humahanga sa isang pintor. Nung nasa kolehiyo tayo, pinili kong tanawin ka na lamang ng palihim. Plano ko kasing manahin muna ang art museums na pagmamay-ari ng pamilya namin bago ako formal na magpakilala sa'yo bilang tagahanga mo. Handa na sana ako kung hindi lang nangyari ang aksidente sa'yo. Saglit na tumigil ang binata at lumapit sa dalaga. Sorry, hindi ako umamin agad. Gusto ko kasi munang tulungan kang i-overcome ang mga struggles mo bago tuluyang umamin sa'yo. Nang malaman kong may guesting ka sa show ng Magandang Buhay ay agad akong nagpasya na umamin dito mismo. Kinuntsaba ko pa si Tito at saka si Tita na kunin ang scrapbook na regalo ko sa'yo noon sa kwarto mo.
saad ng binata na saglit pang natawa sa huling sinabi ng sarili. Naalala ni Ina na naabutan niya ang kanyang mga magulang kahapon sa kanyang kwarto. Tinanong pa ng dalaga ang mga ito noon kung anong ginagawa ng mga ito sa kwarto niya. Sa harap ng mga manonood, mapapersonal man yan o sa telebisyon, at sa harap ng iyong mga magulang. Ina Torres, ang nag-iisang pintor ng aking puso. Pwede ba kitang ligawan at gawing reyna ng aking buhay? Umaasang tanong ni Warren. Liligawan mo pa rin ako kahit ganito lang ako? Isang bulag? Naluluhang patanong na sagot ni Ina sa binata. Huwag mong maliitin masyado ang sarili mo, Ina. Hindi hadlang ang naging kapansanan mo upang patuloy kitang gustuhin at mahalin. Liligawan kita kasi ikaw yan, ang aking nag-iisang Ina Torres. Sagot ng binata dahilan upang tuluyan ng maluha ang dalaga at yumakap dito. Mula ng mabulag ay hindi na umasa pa si Ina na makakahanap ng lalaking kaya siyang tanggapin at mahalin sa kabila ng kanyang naging kapansanan. Hindi niya akalaing may isang Warren pala na matagal nang naghihintay na mapansin niya. Is that a yes? Puno ng pag-asang tanong ng binata na nakayakap sa dalaga. Tinatanong pa ba yan? Alam mo namang gusto rin kita. Kunwari ay inis na sagot ng dalaga. Malakas na napayes ang binata at kasabay ng halakhak nito sa ligaya ay ang hiyawan ng mga manonood. Mula noon, naging masaya si Ina sa piling ng kanyang pamilya, pati na rin ni Warren. Balak na rin nilang magpakasal. Pero bago yon ay gusto muna nilang bumisita sa iba't ibang ampunan at home for the aged upang magbigay ng tulong at inspirasyon sa mga tao. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.